Nahuli cam ang pag-counterflow ng dalawang e-bike sa Rojas Boulevard. May nakasabay ding e-bike sa EDSA Cubao ang isang commuter. Ayon sa MMDA, bawal sa EDSA ang mga e-bike at e-trike. Dati nang nanawagan ng DILG sa mga lokal na pamahalaan na mas higpitan ang pagbabawal ng mga e-bike at e-trike sa mga pangunahing kalsada para iwas aksidente. 14 ang nasawi matapos mahulog sa bangin ng sinasakyan nilang canter truck sa Mabinay, Negros Oriental. Ayon sa lokal na Disaster Risk Reduction Management Office, tinatayang 50 hanggang 100 metro ang lalim ng bangin. Sa 17 sakay, 3 lang ang nakaligtas, kabilang ang driver ng truck. Hindi pa makausap ang driver na nagtamo ng bali sa balikat. Pero paliwanag ng mga kasama niya na wala ng preno ang truck. Patuloy ang imbestigasyon. Patay ang isang foreman sa umunoy pagsabog dahil sa pagtagas ng gas na ginagamit sa pag-aayos ng estero sa Maynila. Sa lakas ng pagsabog, tumilapon ng biktima sa ilog at nagtamo ng matinding sugat sa ulo. May sunog at bali rin siya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagwe-welding daw noon ng biktima sa tinatrabahuhang retarding basin. Proyekto ito ng DPWH kung saan sinisemento ang ilalim ng ilog para raw mas mabilis dumaloy ang tubig. Sugatan naman ang isa pang trabahador na nasa mabuti ng kalagayan. Tingin ng Manila Police District, posibleng naiwang nakabukas o sumingaw ang tangke. Nagpaabot na ng pakikiramay ang construction company sa pamilya ng biktima at nangakong tutulong sa mga gastusin. Ilang alagang manok sa Isabela nangamatay dahil sa matinding init para hindi na madagdagan pa. Tinututukan ng ilang backyard chicken raiser ang tamang pagpapakain sa kanilang mga alaga. Kinahaluan din ng vitamins ang pinapainom na tubig. Sa Lawag City, Ilocos Norte naman, pinaliliguan ng mga alagang baka para maibsan ng init. Nangihina na kasi ang ilan, ang iba kinatay na bago pa mamatay. Utay-utay na pagbibigay ng aumento sa sahod, panawagan ni Presidential Advisor for Jobs, Joey Concepcion. Hindi raw dapat mapilitan ng mga employer na magpasahod sa halagang mauuwi sa pagkatanggal sa trabaho ng ilan. Sabi naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, dapat ipaubayan ng Kongreso sa wage boards ang usapin para mas marami ang makinabang. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wagi ng gintong medalya si Pinoy Olympian at pole vaulter EJ Obiena sa Memorial Josep Gasparas Tournament sa Croatia. Na-clear niya ang 5.83 meters na isa ring meeting record. Ito ang unang gold medal ni EJ ngayong taon. Sasabak naman siya sa ISTAF Indoor Event sa Germany sa February 23 bago ang World Indoor Championship sa Scotland sa Marso.